Welcome to Donmar TV News Channel. Sa isang interagency task force meeting noong Martes ng gabi, nakuna ng video si presidential spokesperson Harry Roque na tila may kinagagalitan. Kumalat ang video online matapos ilabas ng Philippine Daily Inquirer. Kausap umano rito ng opisyal ang grupo ng healthcare workers na inilalapit na maipatupad ang hard enhanced community quarantine at huwag luwagan ang restrictions sa bansa. Sa isa pang video na kumalat din online, makikita naman si Philippine College of Physicians President Dr. Maricar Limpin na emosyonal na umaapela sa mas mahigpit na restrictions dahil hindi na anya kakayanin ang healthcare system ng bansa kung dadami pa ang COVID-19 cases sa oras na magluwag ang pamahalaan. Sa isang panayam kinumpirma ni Dr. Limpin na totoong nagalit si Secretary Roque sa kanilang hinihingi at ikinagulat din anya nila ang naging reaksyon ni Secretary Roque. Personally, and I hope that he does not he will not say that I am being political when I say this, because definitely I have no politics. I can only speak my mind out. So as far as I am concerned, the president should actually remove him from office. Palitan na niya, because he is not doing service to our president. Ayon pa kay Dr. Limpin, hindi dapat ganito ang maging trato ni Secretary Roque sa mga healthcare workers. It's not an action that is expected from a government official. Secretary Roque has to realize that as a spokesperson of the president, then he is basically representing the president. Therefore, any actions that he makes, it is reflective of the president. Hindi na rin napigilan maglabas ng saloobin ang iba pang grupo ng healthcare workers nang makita nila ang video ni Secretary Roque. His behavior is uncalled for. Parang hindi tama eh. He's a lawyer, he's a spokesperson. He should stay cool. Nagbibigay lang ng payo ang mga health professionals. Pagkatapos ganun ang sasabihin mo. I've seen these doctors, they have been working so hard. And nakalagay ang buhay nila at risk. Tila nga ang dapat tinatanong natin eh. Pinakikinggan natin. Si Spen Bin kasi talaga si spokesperson na Roque na nagbibigay ng mga hindi magandang salita against sa mga health workers. Kaya hindi magandang ehemplo. Nakakapikon na rin, nakakagalit yung ginagawa ni Secretary Roque. Ang dami na niyang mga statement na anti-health workers, kasi last week parang sinabi niya saan kayang planeta itong mga health workers na ito. Ngayon, nagbibigay lang ng suggestion yung ating mga doctors. Bakit mo nilalait yung mga doctors na ito na in fact, magagaling ng mga doctors? Mga suggestion lang ang gusto nila. Panawagan ng mga ito, magbitiw na sa pwesto ang kalihim. Yan. Humingi ng paumanhin ang tagapagsalita ng Pangulo na si Harry Roque. Yan ay matapos niyang bulyawan sa isang pulong ang mga doktor na nananawagan ng Enhanced Community Quarantine o ECQ para mapigilan ang pagdami ng mga kaso ng COVID-19. Para naman sa isang grupo ng mga manggagawang pangkalusugan, yung ikangay health workers, dapat magbitiw na sa pwesto si Roque. Nakatutok si Ivan Mayrina. Tapos ito ha, aside from this, ha, meron pang inilabas na parang ang bait-bait nung kausap niya. Halatang ino-operate si Roque. No one! How dare you think that we are not considering steps to prevent the loss of lives? Relax, Pate, relax. We may have to hear this. Viral ngayon. Oh, ito ha, sa madaling salita po, sinasabi niya, na meron daw, which is hindi pinakita, na meron daw na nagsasabi na parang hindi concern ang gobyerno dito sa mga frontliners. At parang sinasabi nila na sila lang daw ang concern sa frontliners. So in other words, without the other videos, yun ang konteksto ng paggalit ni Roque. Ibig sabihin, pinagbibintangan nyo na naman ng gobyerno na laging walang pakialam sa inyo. Which is, by fact and evidence, according sa mga past na nangyari,
Lagi nilang ginaganyan. Na tipong parang ang gobyerno walang ginagawa. Ang gobyerno parang laging pinababayaan sila. Which is not. At kilala naman natin kung sino-sino yung mga grupo na yon. Which is mga union. Alam naman natin kung saan nakalink ang mga union. Diba? Oo, doktor sila. Oo, mga nurse sila. Pero they're, hindi naman ibig sabihin na doktor sila. Hindi na sila na nakakasama doon sa bundukan eh. Ibig sabihin, naiintindihan niyo ibig sabihin? Ibig sabihin, ang konteksto nito, si Roque, dinindefend lang niya ang gobyerno at sinasabi niya, we are concerned. Kaya lang wait, ang dami na rin nagre-reklamo pagdating sa lockdown. Kasi yung pinag-uusapan dito, yung ayaw daw ng gobyerno na ibalik sa ECQ, kinakawawa daw ng gobyerno mga frontliner. Parang ang dating nun, sandali, ang gobyerno nakikinig sa lahat ng sabihin na natin lahat ng aspekto o lahat ng individual. Ibig sabihin, yung negosyante, yung mga maliliit na negosyante at mayayamang negosyante, mga mayor, at iba pang mga industriya. At yan ang sinasabi ni Roque. Video ito ng galit na si Presidential Spokesperson Harry Roque na inilabas sa Inquirer.net. Kuha ito ng virtual meeting ng IATF nitong Martes ng hapon. Ngayon, am I saying na tama yung ginawa niya? No. Ulitin ko. Bilang spokesperson ni Pangulong Duterte, oo, medyo sumama ang loob niya. Medyo pumutok siya. Ibig sabihin, nag-snap. Alam naman natin na ang tao minsan nag-snap yan pagka galit na. Yung parang, alam mo yun, and I know it. Why? Intense lang siya eh. Sana, ito ah, magagalit ako talaga ng todo kung sinabi niya, wala kayong kwenta. Wala naman siyang sinabing ganun. Sinasabi lang niya, hoy, concerned din kami, galitan din kami. Ano lang siya, passionate lang siya na sinasabi niya, hoy, maawa naman kayo, wag naman puro kayo, parang pinababayaan kayo, kami din naman. Gusto rin naman namin itong mga tutulungan. Yun lang ang sinasabi. Nag-imit siya ng kanyang reaksyon ang hiling ni Dr. Maricar Lichon. Saka siguro, nakasobra lang ng lichon. Yun ang ano. Kaya naman, nag-sorry din naman siya. Nag-sorry siya sa outburst, yung pagputok niya, yung kanyang pag-snap. Nag-sorry naman siya. Di ba? Okay? Pete, presidente ng Philippine College of Physicians, na sa halip na mag-GCQ with granular lockdowns, ay magpatupad ng mas mahigpit na ECQ. Begging you to please. Tapos nilabas ito. O, di ba? Ang dating eh, I'm begging you. Hindi ko sinasabing ano ha, meron siya sinabi before that ha. I'm not saying that. Kaya lang, pili ang inilalabas ng Inquirer. Okay? O kung sino man. Hindi natin alam kung kasi pwede naman sinagmit lang ng ibang tao sa Inquirer. Yung Inquirer, kung ano lang sinagmit sa kanila, yun lang ang nilabas nila. Okay? I'm not saying Inquirer na nag-chap-chap. Kung sino man yung naglabas niyan, yun ang nag-chap-chap, diba? Eh, ang chinap-chap niya, sandali, maganda ito ah. Nagmamakaawa si doktor, tapos galit na galit si Roque. O, ano labas nun? Parang, gagagalit. O, diba, negative si Roque. O, goodbye, senatorial! O, diba? Please na lang po ninyo yung LCR and other places po, no? Dito sa Pilipinas on ECQ. And we would like to request na sana po ay gawin po ninyo na hard ECQ. Ikinagulat ni Limpin ang nagreaksyon ni Roque. Definitely, I was really surprised by the reaction. And I have to look back, think about what I might have said that could have triggered, no? Mm-hmm. That kind of reaction. And when I was even apologizing, excuse me po at kung ako po ay emotional, but really kaya ako emotional because nahirapan na talaga kami, no, na nakikita. So ayan din, no, siya mismo ang nagsabi, hindi niya nga alam kung ano yung sinabi niya na nag-trigger kay Roque. Ibig sabihin, merong nag-trigger. Okay? Pangalawa, sinasabi niya she was emotional. Ibig sabihin, it was not just Roque nang na-emotional. Emotional din po itong doctor na ito. So, kung i-judge lang natin at ihuhusgahan natin o sabi nga, magiging judgmental tayo
dahil lang doon sa kapirasong ganun, napakababaw. Yun lang ang akin, napakababaw po. Kasi ang problema, hindi inintindi yung sinasabi ni Roque. Ang sinasabi ni Roque ay napaka-importante. Okay? Isipin mo yan. Hindi naman po biro. Ulitin ko ha, hindi ko kinakampihan si Roque pagdating sa pag-snap niya. May mali siya doon. Humingi naman siya na ng sorry. May mali siya na medyo nagalit siya. Dapat siguro, siguro spokes Roque, ito lang ang mensahe ko sa'yo. Makipagkwentuhan ka kay Pangulong Duterte. Kasi si Pangulong Duterte kahit galit na cool pa din siya. Hindi, totoo naman, di ba? Si Pangulong Duterte kahit galit na parang papatayin kita. Hindi, ganun siya, di ba? Hindi siya, papatayin kita! Hindi ganun eh. Sirahin mo yung bayan ko, papatayin kita. Tawa nga ako kanina eh, sabi niya dun sa... Sensya na, Mr. President, tinatawanan kita ha. Kasi sinabi niya na bibigyan daw niya ng baril yung mga mga bumbero natin. Sabi ko nga eh, kung iba siguro yun eh, di ba? Yung katulad ni Isko Moreno, yung may padrama-drama pa. Oh, etong mga bumbero natin, bibigyan natin ng baril! Si Presidente hindi. Eh, kasi mga bumbero, alam mo yung iskinita, lumiliit, bigyan natin sila ng baril. Ganun eh, simple. Kaya nga, kung ako sa'yo, Spokes Roque, paturo ka na lang kay Pangulong Duterte kung paano magsalita ng relax. Yan eh, kasi totoo naman, mahirap nga naman yung ano eh, yung intense ka, yung, alam mo yun, passionate. I mean, yung, sorry ah. Yeah. Every time mag-uusap ako, kasi yung nangyayari talaga sa mga ospital, nagiging emotional ako kasi talagang nararamdaman ko. Thank you, Chacha. Talaga siya. Sa kanyang press briefing kanina, nagpaliwanag si Roque sa nangyari. Yung kinukumpirma ko po, no, na tayo po ay naging emotional at pasensya naman po kayo, tao lamang. Doon sa rekomendasyon ng dalawang doktor, si Dr. Limpin at si Dr. Dance, na mag-impose ng hard ECQ lockdown. At naging emotional din po si Dr. Limpin at napaiyak. Doon po ako naging emotional. Kasi para namang importante rin po na marinig yung damdamin ng mga maliliit na tao nating mga kababayan na nagugutom na po dahil sa parating pag-lockdown. Marjorie Kayaba, salamat po. Healthcare Professionals Alliance Against COVID HPAC, nakasama rin noon sa pulong. Hindi raw sinasalamin ng mga datos sa ipinipresenta ng gobyerno ang aktual na sitwasyon ng mga ospital. So yung statistics natin, hindi niya nakikita yung nangyayari sa front lines. Hindi niya nakikita na napupuno na ang emergency departments. Pinagsosorry at pinagbibitiw naman ng Alliance of Health Workers si Roque. Ito, isipin mo ha. Dahil lang sa ganitong snap ni Roque, magbibitiw na kaagad? Ano yun? I mean, may ninakaw ba siya? Hindi, nagigits yung ibig ko sabihin. May ninakaw ba siya? Meron ba siyang hindi ginagawang trabaho? Ano, gusto nyo natin tanggalan ng pagiging ano, ng pagiging tao nila? Oo, nagkamali. Humingi ng paumanhin. Nag-sorry. Okay? Actually nga, yung sorry niya, it's sorry, hindi sa sinabi. Sorry doon sa emotion niya. Okay? Pero wala siyang minura, wala siyang inalipusta, wala siyang nilait, walang ganun. Lahat ng sinabi niya, tama. Mali lang yung emotion na inilagay niya habang sinasabi niya yun. But the point and issue ng sinabi niya, tama. Oh, dahil doon, gusto mo na mag-resign? Ha? Anak kayo ng... Roque. Spokes Roque. Pag ikaw naisipan mo mag-resign, ha? Pero tinext ko si Spokes, eh. Hindi nga lang ako sinasagot. Pero sabi ko lang, kasi gusto ko lang encourage siya. Sabi ko, Box, Spokes, wag po kayo magre-resign. Okay yan, akong bahala. Hindi totoo, kasi sabi, gusto ko lang siya encourage. Sabi ko, wag ka magre-resign, Spokes, ang mga DDS nasa likod mo, ganyan-ganyan. Pero Spokes, Roque, just in case lang na ikaw mag-resign. Akong palit sa'yo. Akong tagapagsalita na pangumumurahin ko lahat sila, ha? Pero hindi ako i-appoint, ha? Ano lang, tagapagsalitang hindi appointed. Para hindi ako ma-civil service. Yung tagapagsalita lang. Ah, mumurahin ko talaga yung mga pabalang na tanong. Lalo na yung murong-murong na yun.
Joke lang, Joseph Moron. Magano na lang tayo, ginuman na lang tayo, ha? Hindi, di ba yung morong-morong na yun, tsaka yung si yung payatot? Anong pakala ng payatot na yun? Na taga dyan? Ano, yung media na si pinopondohan ng mga kano? Hoy, si payatot! Pag yan nagsabi ng kung ano-ano, sabi ko sa inyo, ako, paliliguan natin. Ayo, yung isip na naman ninyo. Paliliguan natin ng mga banat. Hindi, yan si Pia Rananda. Oh, yun.